YouTube channel, back at it again. So for today's video, I'm going to do my everyday makeup routine. So if you want to know, please keep on watching. First makeup item ay ito, which is the Prep and Prime by MAC. Ito siya, charge water yan. Ewan ko kung bakit ito yung pinili ko, pero yun. I-spray ko lang siya sa lowlights. Para lang ma-refresh yung skin. Tapos next item natin is ito na. Yung Bello Tinted Sunscreen SPF +++. Ito talaga yung ginagamit ko recently. Sobrang gustong-gusto ko siya. Ito siya. Sobrang konti na lang siya. Tapos yung packaging niya is tube type. So, masisimot mo talaga yung laman niya. So, usually, pag ina-apply ko siya, lagay ko siya sa kamay. Okay. And, ayan siya. Medyo maputi siya sa akin, pero nag-a-absorb siya. Nagiging skin tone ko din. Or after Nihirapan ako magsalita talaga, promise. Ilang minutes, ganun. Ayan, nalagay ko siya dito sa forehead. Kung saan yung nagda-direct yung sunlight. Kasi dito yun sa T-zone. Dun siya nagda-direct. So, dun ko dinadamihan yung sunscreen. Minsan may natitira pa ako. So, ayan. Tapos hindi ko siya ginagamitan ng kamay. Ginagamitan ko siya ng beauty blender. Kakalinis ko lang itong beauty blender ko. So, ikakalat ko na siya using the beauty blender. Alam ko, nabibili lang to sa mga drugstore like Watson's dito sa Philippines. Sa halagang 449 pesos. Diba, ang maganda kasi sa kanya, sunscreen na siya, tapos tinted pa siya, para siyang foundation na din. Ayan, nakikita niyo na yung difference. Tsaka yung sobrang bango niya, amoy siya, lotion. Ito yung ginamit ko nung namin, last outing. Kung napanood niyo yung last video ko. Ito lang yung ginamit ko the whole trip. Kasi sobrang convenient niya. Kasi dati, namumblema ako na every time na nag-outing kami, lagi na ako naka-foundation. Eh, syempre, sobrang init. Tapos, ang lagkit pa ng feeling. So, ito yung pinaka-perfect na dalin mo sa mga ganong eksena sa buhay mo, di ba? Minsan, pag nakukulangan ako, or tignan mo, as you can see, medyo patchy yung itsura niya, dinadagdagan ko siya. Okay lang naman. So, dadagdagan ko pa siya. Like here. Sabi ko nga sa inyo, dinadamihan ko talaga yung sa areyang tinatamaan talaga ng sunlight. Kasi yung combination ng face ko is oily to dry. Dito oily, sa T-zone, sobrang oily talaga niyan. Tapos dito is dry, sa may gilid ng pisngi. Gilid ng pisngi, nade-describe ko ba ng maayos? Kasi ito yung first time nagagawa ko ng parang makeup tutorial. Sorry. Puro ako sorry kasi hindi talaga ako marunong. Anyway. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya. Diba? The difference between my face and my body. Hindi, mag-aano pa yan. Yan yung una kong problema dati eh. Para kasi siya masyadong maputi sa akin. So, mag-aano naman siya. Parang ina-absorb ng skin. At the same time, merong coverage. Diba? Ay, sorry. So, ito na siya. As you can see, sobrang natakpan niya na yung mga blemishes ko. At saka perfect na siya. Diba?
So, start na tayong magkilay. Sabi nila, dito ka daw mag-i-start sa dulo pag nagkikilay. Alam nyo dati guys, sobrang hindi ako marunong magkilay. As in, hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong magkilay. Pero may araw talaga na yung stroke ng kilay ko, it's sobrang perfect talaga. Sinusundan ko lang yung kilay ko. Ito yung difference ng may kilay at sa walang kilay. Tapos, hindi ko nilalagyan dito sa dulo. Ginagamitan ko lang siya ng brush. Like this brush. Ito. Yan. Pero tinatry ko lang mag-practice talaga magkilay kasi ito yung number one na tinitignan. Okay ba? Ay, sinusundan ko lang talaga. Alam niyo pag kinakabahan ako, nangangati yung mga body parts ko. Nilalagyan ko siya ng parang ano dito. Nilalagyan ko siya ng konting kasi hindi ba hindi ko panilagyan. Tapos yung arch niya, hinahabaan ko din dito. So, dito. Pang everyday look lang naman eh. So, hindi siya masyado. Hindi pa ba yan masyado? Hindi pa siya pakak sa lagay na yan. Parang tinintad ko lang talaga yung kilay ko. Katulad nitong kapila, wala pa. The next is itong kapila. Sinusundan ko lang yung kilay ko. Ito yung difference ng may kilay at sa walang kilay. Tapos, hindi ko nilalagyan dito sa dulo. Ginagamitan ko lang siya ng brush. Like this brush. Ito. Yan. Pero tinatry ko lang mag-practice talaga parang ano dito. Nilalagyan ko siya ng konting kasi hindi ba hindi ko panilagyan. Tapos yung arch niya, hinahabaan ko din dito. So, dito. Pang everyday look lang naman eh. So, hindi siya masyado. Hindi pa ba yan masyado? Hindi pa siya pakak sa lagay na yan. Parang tinintad ko lang talaga yung kilay ko. Katulad nitong kapila, wala pa.
Literally talaga siya. So ito na, Kilay is on Flick. And ayan, ang next item natin is blush on. Itong gamit kong blush on, binigay lang din sa akin to. Actually, binigay lang siya sa akin. I'm using Clinique. Ito siya. Usually, pag nagpa-blush on ako, dito lang sa ilong. Yung sinasabi nilang drunk blush. Ito yung shade. Na-hit ko na yung pan kasi talagang favorite ko siya. Minsan, itong brush na kasi na to, medyo mataba siya para sa mukha ko. Ano, parang inahawakan ko siya sa ganyan. Tapos, dito. Para lang matinted yung... mukha. Tapos, pag meron naman na, hinikalat ko na lang siya ng kamay. O, diba? Very, ano to? Very Girl Scout ang makeup tutorial na to. Dahil puro kamay ang ginamit ko. Don't worry, guys. Sanitize naman ako ng kamay. At kakaligo ko lang. Sikit-sibasa pa yung hair ko. Makeup na ginagawa ko. This is my everyday makeup. Lalo na pag nasa school ako, pumunta ako ng school or may errands lang, hindi naman kailangan paka kasi gagamit na tayo ng lip tint. Ito na yung pinaka-last item na gagamitin ko for this video. The Peri Pera Early Ink Velvet. I'm using the shade number 4. Wala, hindi ko alam yung shade ni... Naka-ano kasi siya, Korean na ano, na sulat. Hindi ko maintindihan. So usually, pag ginagamit ko to, dito lang sa baba. Sobrang bilis lang itong tutorial na ito, guys. Alam ko masusundan niyo pa. Hindi ba? So, babalik ako. Papakita ko yung the wool, face, and hair. Kasi mag-ayos pa ako ng hair. One eternity later. Hi, I'm back! And ito na yung final look na ginawa ko. Actually, inayon ko lang naman yung hair ko. So ito na siya, guys. 'Di ba? Perfect talaga 'to pang everyday makeup look niyo. So it's up to you kung gusto niyo sundin yung gantong makeup look, pero ito yung pinaka-convenient na makeup look para sa akin dahil nga everyday akong may lakad. So ito yung ginagawa ko lagi. So please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. It's down below. And so thank you guys for watching. And nagpapasalamat po ako sa lahat na nag-subscribe sa atin. We are now hitting 80 subscribers. Yung next video ko, dun ko na po i-announce yung giveaway na magaganap. Yun yung para sa first 20 subscribers. Basta randomly ko siya pipiliin. Tapos, yun, i-announce ko din siya soon. So, thank you!